share the extreme with you tonight. Actually, update for taking birth certificate and other papers in the Philippines. In the PSA, oh my God, I've been there yesterday. You will not believe. There's too many people inside the building on the fourth floor of Ayala Mall, Alabang. Oh my God, you know, I've waited in the line for 12 hours until I finished to get my birth certificate. Oh my God, you will never try again. As we are waiting for the line, you cannot go to the bathroom because the line will be lost, and then you cannot eat because the line will be lost, and you will be sit and stand until finish. Oh my God, what is that? If I were the PSA, they must have 3 rooms for those releasing, for those who are paying, and for those who are applying. Sa haba ng pila, sobra. Parang nanonood ka ng film festival. Oh my God, grabe, sobra. Hindi ko maintindihan bakit ganito. Malaki na ang populasyon ng Pilipinas pero sa system, kulang tayo. Marami tayong Pilipino na nangangailangan ng mga birth certificate pero bakit ganito ang sistema pa rin? 2020 na, bakit ganito pa rin ang sistema? Hindi ko maintindihan. Sa dami na ng OFW kung saan sa ang bansa, kahit sa Africa may OFW. Sa lahat ng bansa may OFW. Kahit sa kahirap-hirapang bansa may OFW. Ganito ba ang pag-process ng papeles dito sa Pilipinas? Sobrang hirap. Grabe. Wasted ako kagabi. Sobra. Biruin nyo, gigising ka ng alas 5 ng umaga para lang makarating ka doon sa Alabang sa PSA. Pagkatapos, pagdating mo doon, ang nakapila sa linya ay merong 100 tao. Oh my God. Bago makaakyat sa taas, puno na ang isang PSA. Oh my goodness, kakaiba. Kung hindi mo ngayon aaliwin ang iyong sarili sa loob, ay siguro matutulog ka na lang dun sa sulok ng gutom at ihing-ihi. Sobra talaga. Hindi po makakayanan ng isang tao ang magstay sa isang opisina sa 12 oras. Oh my God! Napakahirap! Mabuti pa ang DFA, ang Department of Foreign Affairs, ang pagkuha ng passport, napakadali. I-schedule ka, mag-aantay ka ng schedule for 3 months. After noon, pagsalang mo, picture, pirma, tapos na. Makukuha mo na kagad ang passport mo. Ganun lang kabilis. Bakit ganito ang PSA? Napakahirap ng kanilang proseso. Dapat yan, bigyan ng systematic na process. Dahil po dito sa bandang Alabang, bandang South po kami, dito po ay napakarami ng tao. Bukod dyan, yung nandoon po sa Taal na mga evacuees, nangangailangan din sila ng mga birth certificate. Biruin nyo, doon pa sila pupunta sa Alabang para lang mag-process ng kanilang papers. Oh, yung mga OFW na mga kasamahan ko, nandoon din sa PSA Alabang para kumuha ng death certificate ng kanilang papa at mama. Ganun din, 12 hours para mag-antay sa pila. Gutom, uhaw, lahat-lahat na, naghalo-halo na. Nawa po, doon po sa gobyerno natin, sa Pilipinas. Kay Duterte, ano ako dyan? Thumbs up. Magaling na presidente po ang ating presidente na si Duterte. Sana po yung mga nasa ibaba ng kanyang pag-gobyerno. Nawa po, sana gawin nyo po systematic ang pagkuha po ng mga papeles. Kasi po, kaawa-awa ang mga Pilipino. Sa nakikita ko po doon, kung pwede na lang po na mag-vlog ako sa loob,
kung pwede lang. Ipakikita ko sa inyo kung gaano karami ang tao. Kulang na mapuno ang isang fourth floor para lang po dun sa mga nag-a-apply dun sa birth certificate po. Hindi ko maintindihan bakit ganito. Maunlad na ang bansang Pilipinas, bakit ganito ang pagkuha ng mga papeles. Hindi po systematic. At kulang po sila sa loob ng PSA. Hindi po nila kaya i-handle ang dami ng tao. Sana po sa mga nanonood po ng vlog na to, nawa po dagdagan nyo po ang tao nyo sa PSA at gawin nyo pong systematic ang pagpuproseso ng mga papeles sa Pilipinas. Dahil po, doon nga po sa immigration na napakahirap lumabas. Maraming samutsari doon. Eh, ito pa. Nagsisimula pa lang kayong kumuha ng pagpapasport. Eh, pagod na kayo. Paano pa kayo lilipad? Ang hirap po. Kaawa-awa ang mga Pilipino. Lalo na po yung mga bata, lalo na po yung mga senior citizen. Dapat po yung mga senior citizen, hinihiwalay nyo po sila. Hinihiwalay nyo sila ng lugar. Dapat po special sila kasi senior na nga sila. Nauna pa sila sa amin. So kailangan po, bigyan natin sila po ng pwesto. Hindi po ganito. Sa nakita ko kahapon, grabe. Hindi ko sa inyo madidescribe kung ano itsura doon sa loob. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Ang sinasabi ko lang po ay hindi kasiraan. Ang sinasabi ko pa ay systematic o pamamaraan na maayos para po yung mga na-cut off ng day Monday, makakabalik po sila ng Tuesday. Sila po yung nauna kaagad sa line para po makuha nila yung kanilang papers. Kasi nagpagod na sila for 12 hours pumila. Pagkatapos makakat off, oh my God! Ang hirap pong mag-travel, mag-jeep, mag-bus. Ang hirap po. Hindi lang po yun. Siyempre, kung yung ibang tao po ay kulang po o salat sa pera, paano po sila? Kawawa naman po ang mga mababang tao. Sana po ay bigyan nyo po ng magandang solusyon ang pagkuha po ng mga papeles dito po sa Pilipinas. Para sa ganun, hindi po kaawa-awa yung mga Pilipinong nakita ko kahapon doon. Kaawa-awa po. Ang ginawa nga po namin doon, nagpasaya para po hindi sila mapagod, malungkot. Yun na lang po ang ginawa namin para lang maibsan ang kanilang pagod sa pagpila po doon sa PSA. Sa susunod po na pagbablog po ni Jerry the Extreme ay samutsari po dito po sa loob ng Pilipinas. Hanggang sa muli, God bless po sa lahat at sa lahat ng bago kong subscriber at sa bago kong mga friends. Maraming salamat sa pagsusubscribe at pagpapanood sa aking channel. Hanggang sa muli at maraming salamat po. Paalam!